Mga minamahal kong kapatid kay Kristo, ang buong mundo po ay takot na takot sapagkat totoong-totoo ang banta ng kamatayan. Kamatayan na hindi bunga ng digmaan o terorismo. Kamatayan na hatid ng sakit. At ang salita ng Diyos ay tungkol sa libingan. Libingan na nakinikinita ni Ezekiel at libingan ni Lazaro. Ang kamatayan ay walang pinipili. Mayaman, mahirap, mabait o masama, bata o matanda, nang tayo ipanganak, meron na tayong kakambal. At ang pangalan ng ating kakambal, Sister Death. Hindi natin alam kung anong magiging hanap buhay, hindi alam kung saan mag-aaral, hindi alam kung ano ang mararating. Subalit nung sandaling tayo ipanganak, tiyak na tiyak, mamamatay ang taong ipinanganak. At natatakot tayo sapagkat hindi natin mapigil. Hindi ko mapigil ang sarili kong kamatayan at hindi ko rin mapigil ang kamatayan ng mahal ko sa buhay. Death is the great equalizer. All of us will die. Subalit, habang tayo ay nabubuhay, habang tayo ay dumadaan dito sa mundo, alam natin na hindi lamang iisang ating kamatayan. Marami pang kamatayan. Yung mga frontliners natin na hindi iniisip ang sariling kapakanan, yun ay kamatayan para sa sariling kapakanan, para sa kapwa-tao. Yung ating mga OFW, nanay o tatay, iniiwanan ang sariling bayan para magbigay ng magandang kinabukasan para sa kanilang mga anak. Kamatayan yun. Yung mag-aaral kang mabuti, yung makikipagkaibigan ka ng tapat, kahit natutokso kang magtaksil, kamatayan yun. Ang ibig sabihin, mga minamahal kong kapatid, pagdating ng ating kamatayan dito sa lupa, tayo'y hahatulan kung paano tayo namatay para sa kapwa-tao. Mawawala ang takot natin sa kamatayan kapag nag-practice tayong mamatay. Ibig sabihin, tayo ay nakibahagi sa kamatayan ni Jesus, at dahil tayo nakibahagi sa kamatayan ni Jesus, pagdating ng huling hininga, pagdating ng huling sandali, pwede nating ngitian ang kamatayan, hindi na siya nakakatakot, at pwede nating sabihin, Sister Death, I'm ready to go because I have befriended you all my life. I have spent my life living for others. I have spent my life sacrificing for others. I am not afraid to die because I know that this death is my pathway to enter the Father's house. Ang kamatayan ay biyaya. Kaya nga sinasabi natin, ang buhay ay hindi nagwawakas, kundi nagbabagong anyo lamang. Sa sulat ni San Pablo, ang pangalawang kinakatakutan natin ay judgment. Judgment. Tayo ay kaluluwa at katawan. Ano ang huhusgahan? Ano ang hahatulan sa wakas ng panahon pagkatapos nating mamatay? Hindi katawan. Yung doktor titingnan yung ating katawan. Subalit ang hahatulan ay ang ating kaluluwa. Our souls are forever. Our bodies will die. Our bodies can be cremated. Our bodies can be eaten by worms. But our souls, we are souls, and our destiny is forever. At ano ang mangyayari? Ang ating kaluluwa ay hatulan
ng Diyos na nakakaalam sa lahat. Paano tayo magiging kaaya-aya kapag dumating yung panahon ng paghahatol? How can we please the Lord at the moment of judgment? My dear brothers and sisters, while here on earth, we have to make judgments. We have to make judgments for ourselves. Gagawin mo ba itong masama o gagawin mo itong mabuti? Pipiliin mo ba ang Diyos o pipiliin mo ang kasalanan? Pipiliin mo ba ang iyong sarili o ang kapakanan ng ibang tao? Pipiliin mo ba na maging kasangkapan ng kapayapaan o magtatanim ka pa rin ng galit? We make judgments habang tayo ay nabubuhay. Hindi natin maiiwasan ito. Subalit ang nangyayari ay we judge others instead of judging ourselves and making the right decisions. That is self-righteousness. That is arrogance. That is pride. But there is a judgment that we need while living here on earth. It is the judgment of conscience. It is the judgment using the little voice that God has given us. Ito ang tama gawin mo. Mali yan, iwasan mo. Kaya natin ito. There is judgment. And we cannot hide from the eternal judge. Wala nang motion for reconsideration. Wala nang abogadong maninindigan para sa atin. Wala na tayong kasinungalingang pwedeng likhain sapagkat sasabihin na ng Diyos sa atin, alam ko ng lahat yan. At ang itatanong lang sa atin ng Diyos, ang dakilang hukom, ay paano tayo naging hukom sa masama at sa mabuti, sa pagiging makasarili o pagmamahal sa kapwa-tao, pakikipagkapwa-tao. We will be judged. And this coronavirus that is making all of us afraid is a reminder for us, we must always choose the Lord. We have forgotten the Lord. We have forsaken the Lord. Now we ask, where is God? Now God asks us, where are you? Death, judgment. Ang dalawang huli ay magkasama, hell and heaven. Magandang pagnilayan natin ito sa liwanag ng salita ng Diyos na ating narinig. Anong hell? Sabi ni Fulton Sheen, hell is pain without love. Anong hell? Hell is the reward that proud people give to themselves. Walang mayabang na papasok sa langit. Walang nagmamataas. Walang makasarili na papasok sa kaharian ng Diyos. Sabi ni San Agustin, maraming taong natatakot sa impyerno. Maraming taong natatakot sa coronavirus. Sana yung takot natin sa coronavirus ay dalhin natin na takot sa impyerno. At sana yung takot na mapunta sa impyerno ay dalhin natin na maging marubdob na pagnanasang gawin ng kabutihan. Let us allow the terror of hell to lead us to fervor for holiness. Sana yung takot nating mapunta sa impyerno, sana yung takot nating magkaroon ng coronavirus at magkaroon ng infection, sana ito ay magbunsod sa atin upang maging malinis, upang maging makipagkapwa-tao, upang maging banal, upang piliin ang kabutihan, upang piliin ang Diyos sa lahat ng pagkakataon. Nakakatakot ang coronavirus. Nakakatakot ang impyerno. Sana yung takot natin sa infection, sana yung takot natin sa impyerno ay magbunsod sa atin upang maglagablab ang apoy ng pag-ibig para sa Diyos. Sapagkat ito lamang apoy na ito ang hindi natin dapat katakutan. At kapag hindi naglagablab ang pag-ibig natin para sa Diyos at sa ating kapwa-tao,
what awaits us is eternal pain without love, without hope. And what is heaven? Heaven is love without pain. Ang lahat ng pag-ibig habang nandito sa mundo ay pag-ibig na may kirot, pag-ibig na may sakit sa kalooban. Subalit ang langit ay pag-ibig na wala ng kirot, wala ng sakit. And heaven is a gift. Dahil sa quarantine, dahil kailangan tayong manatili sa bahay, nakikita natin ngayon yung mga bagay na libre pero hindi natin pinahalagahan. Nakikita natin ang kahalagahan ng pamilya, ang kahalagahan ng pag-iisa na hindi palaging party ang solusyon sa ating kalungkutan. There is an emptiness, there is a loneliness that only God, solitude with Him, can fill up. My dear brothers and sisters, the best things in life are free. COVID is teaching us that. The best things in life are free. The invisible, beautiful things in life, you don't pay, sapagkat yung mga kaligayahang nabibili, lilipas at nakaka-addict lamang. Subalit yung kaligayahang walang bayad na galing sa Diyos, galing sa pagkaibigan, galing sa malasakit, galing sa pakikipagkapwa-tao, ang lahat ng ito ay biyaya, libreng-libre, walang bayad. My dear brothers and sisters, heaven is not cheap, but you cannot buy heaven, because the price tag of heaven is the passion, death, and resurrection of our Lord Jesus Christ. Heaven is real. It is a gift. Heaven is real. And may the gifts that we have received here on earth be foretaste of the glory of heaven. Apat na katotohanan. Death. We will all die and we have no control. But when we die, we will be judged according to our dyings for others. There is no greater love than to die for your beloved. There is judgment, and we cannot hide from the eternal judge. But we have judgments with small j to make here on earth. And when you judge, always choose what is good, always choose what is right, always choose to be loving, always choose to be holy. Hell is real, but let the fear of hell lead you to do good. Heaven is a gift, and let heaven as grace open your eyes, your mind, and your heart to the reality that the joys, the happiness that we long for have no price tag. Moth cannot eat up. Rust cannot destroy. Heaven is a gift. Love is a gift. And the crisis that we are going through now teaches us these beautiful lessons. Lord, stay with us. Teach us.